Ayan, magandang araw mga kamadam, at nandito ako sa isang puno ng niyog at kukuha kami ng buko para dalhin sa amin sa pag-uwi sa Cavite. Ayan, at kami kumuha na, at pagdating namin dito mga kamadam sa amin sa Cavite, alam nyo ba, ito ay galing pa sa probinsya ng Marinduque, ang Marinduqueng probinsya na aking sinilangan. Marami namin kinuha mga kamadam, siguro nasa 3 buwig yun, mahigit na 20 piraso. Pero syempre, binigyan namin ang kapatid ko na nasa Alabang dahil marami naman ito, kunti lang din naman ang aming itinira dahil para lang sa paggawa ng buko salad na kakainin naman ang aking mga anak. Alam nyo ba mga kamadam, nung ako'y nandun nga sa Marinduque, alam mo ba yung ginawa ko? Umakyat nga ako sa puno niyan. Kung mapapansin ninyo at kung manonood lang kayo ng aking mga YouTube, mga upload sa Facebook, meron akong in-upload na nakaakit ako sa isang puno at talaga namang kumuha kami niyang mga buko na yan. At ayan nga, inumpisahan ng biyake ng aking asawa yan. At pinapaipon ko sa kanya yung sabaw dahil napakasarap po niya na inumin ang sabaw. Yan ang paborito kong inumin kapag ako'y nandun sa probinsya. At paborito ko rong merienda ang mga buko. Kaya nung ako'y nandun mga kamadam, lagi kong pinapakuha ang aking kapatid para makapag-merienda ako ng mura. Mura ang tawag sa amin yan mga kamadam. Ayun nga, at yung sabo ay maraming naipon. Kaya araw-araw na kami niyang may iinumin na tubig ng sabaw ng niyog, ng buko. Ayan, kaya yun mga kamadam, iniisa-isa na niyang isalin ang sabaw sa pitsil para maipon na nga namin yan. At noong kami nasa Marinduque, ayan, yan lagi ang sabihanin ko na ako ay magdadala pabalik dito sa Cavite. At yan nga, napakasipag namang magbiak ng aking asawa. Ayan, ang kamay, baka mataga yan ha, baka maputol ang daliri, dahan-dahan, yan ang sinasabi ko sa kanya habang siya ay nagtataga. At ito na mga kamadam, na mainit na dito sa aming pinagtatrabahuhan yan. Kaya maya-maya, hahakutin ko na yan dito sa likod bahay at doon ako magkukudkod. Ayan, hinihanda ko na nga ang mga pangkudkod at ang gagamitin ko para naman mailagay ko na yan sa rep. Kaya ako naman binalakang kud ko rin yung mga kamadam dahil parang masisira na siya kasi natutuyo na yung ibabaw, parang natutuyo na yung mga tangkay. Eh, ang sabi ng kapatid ko, ang bilin-bilin sa akin, wag daw patuyuin ang tangkay, kailangan kayo rin na kaagad para hindi maalis ang tamis. Tapos ilagay ko raw sa freezer bago ko gawing buko salad. Kaya ayan mga kamadam, nagtutulong kaming dalawa dyan para nga kami ay matapos na. At yan lang mga kamadam ang aking gagawin ngayon, ang makudkod na nga yan para ilagay sa rep. At yun nga mga kamadam, maikwento ko lang sa inyo, nung maliit pa akong bata, yan pa rin ang pinakapaborito ko sa lahat. Mas gusto ko pa yan buko, yung mura na tinatawag naming mura, kaysa sa nilagang kamuting kahoy. Kasi nakakasawa rin naman ang kamuting kahoy mga kamadam nung ang kabataan namin. Kaya minsan yung buko pinagdadamot naman ng aming magulang dahil gusto nila paanuhin yun, pagawing nyog para malukad. Alam nyo ba yung lukad, kokoprahin nila, kaya hindi pinapakuha sa amin yan. Kaya ayun, nung naging malaki-laki na kami, kaya na namin kumuha ng buko sa puno, ayun kami na mismo ang kumukuha niyan mga kamadam. Kaya ito, yan, hahakutin ko na yan papunta dun sa likod para dun ako magkudkud. Kasi nga, tingnan mo naman, napakainit na dyan sa lugar na aming pinagbiakan na yan. Ayun lang mga kamadam. At tara, tayo ay magkukudkud na dun sa likod. Sige, hakutin mo lang yan, Madam Inday. Hakot-hakot lang yan. Ayan o, isa-isa na niyang nilalagay doon sa likod para nga makudkod na yan niya doon. Ayan. At mag-uumpisa tayo dito sa likod mga kamadam niyan after kong makuha lahat ang mga binyak. At ityan nga o, inihilira ko na yan dyan para yan ang ating kakayurin. At yan, mag-uumpisa na nga akong magkayod mga kamadam. At kwento pa ako ng kwento dyan. Kinukwentuhan ko kayo pero inalis ko yung sound at nag-voice over na lang ako. Ayan, patuloy akong nagkukudkod mga kamadam. Medyo marami yan dahil 6 na piraso. So 6 na piraso. Dahil 5 piraso lang ang aking pinabiak. At yan, di bali naging
sampo yun. Kaya ayan, medyo matagal-tagal kaya binibilisan na ng iyong Madam Inday. O diba? Habang nagkakayod si Madam Inday niya, nagkukwento pero hindi ninyo alam kung ano na yung kwento kasi nga nag-voice over na lang si Madam. At saka nga pala mga kamadam, yang hindi ko na maiipakita sa inyo yung buko salad na yan kasi late upload na po talaga ito. O ayan, kwento pa Madam Inday, ayan, kwento ka pa para naman hindi sila mainip sa pagkudkud mo niyan. At yun nga mga kamadam, kung sakasakaling kayo ay mapauwi ng probinsya, napakasarap pong manguha ng buko doon at napakasarap pong mag-uwi dito dahil napakamahal na po niyan ngayon dito sa amin sa Cavite. 40 na ata ang isang buo at yan na mga kamadam yung aking nakayod. Ilalagay na natin yan sa ating rep.